So according to Forbes, si LeBron James ng Los Angeles Lakers ang pinakabagong bilyonaryo with a net worth of more than $1 billion. So paano niya naabot ang milestone na ito? Yan po ang pag-uusapan natin dito sa ating video. Let's go! So of course, kilala si LeBron James bilang pinakamagaling na basketball player sa kanyang henerasyon. He has earned around $385 million throughout his whole NBA career, winning championships with the Miami Heat, with the Cleveland Cavaliers, and nung huli sa Los Angeles Lakers. Pero aside from yung kanyang earnings sa court, he is also making a lot of money mula sa kanyang mga endorsements. Of course, meron yung sa Nike kung saan meron siyang $1 billion worth na lifetime deal as an endorser for the shoe brand. Siya din ay endorser para sa Beats by Dre, McDonald's, 2K Sports, yung mga video games, and sa Pepsi, and among others. So napakadaming endorsements nitong si LeBron James, and also yung kanyang napakalaking social media presence ay nagagamit din niya to earn mga endorsements and mga postings bilang isa sa mga pinakamalaking influencers sa buong mundo. Pero aside from yung endorsements niya, itong si LeBron James ay napakahusay din na negosyante, na businessman, at investor. So he is also a part owner ng Fenway Sports Group, estimated na around $80 million yung kanyang stake dito sa Fenway Sports Group. Ito yung korporasyon na may-ari sa Boston Red Sox, sa Major League Baseball, and sa Liverpool Football Club. Sila din ang may-ari noon. So part owner noon si LeBron James. Aside from that, he also owns a pizza chain called Blaze Pizza, na maraming branches all over America. He is also the owner of Spring Hill Entertainment. Yung kanyang stake sa Spring Hill Entertainment is worth around mga $300 million estimated dito. So, dun sa kumpanyang yon, nagpo-produce ng mga movies, ng mga shows. So, ang pinakakilala na nagawa ng Spring Hill recently ay yung bagong Space Jam, A New Legacy, kung saan si LeBron James din yung naging pinakabida. And it was a commercial success for his company. So, napakalaki din itong Spring Hill Entertainment. So, nagamit din niya yan nung siya ay lumipat sa California to play for the Lakers. Diba? So, nagamit din niya yan to grow yung kanyang entertainment company. So, Spring Hill Entertainment. Aside from that, he also owns a part owner of Ladder, parang a nutrition company, together with Arnold Schwarzenegger. He also an investor, naging investor din siya sa ride-sharing app na Lyft. And apart from that, he also owns around $80 million worth of real estate. So talagang napakahusay na negosyante itong si LeBron James, at doon nang galing yung bulk ng kanyang kayamanan, kaya umabot siya sa kanyang net worth ngayon na $1 billion. At para sa kanya, ito ay isang napakalaking milestone para sa buhay niya, and he is one of the richest sa Amerika. Pangalawang basketball player to become a billionaire, sumunod kay Michael Jordan. So talagang napakahusay nitong ginawa ni LeBron James, and he is still active playing. He's still doing well sa court. So, as para sa akin, ang pinaka maganda na ginagawa ni LeBron James, aside dun sa kanyang mga negosyo at sa kanyang basketball career, ay yung kanyang LeBron James Family Foundation, kung saan sila ay nagtatag ng I Promise School, kung saan siya ay nagpapaaral ng maraming mga bata mula sa kanyang lugar sa Ohio, sa Akron. Marami silang pinag-aaral na mga underprivileged youth,
na mula pagkabata hanggang graduate ng college. Sinusuportahan niya. So malaki-laking halaga yung ginagastos niya dito sa I Promise School, pero sobrang laki ng impact na nagagawa nito sa buhay ng kanyang mga scholar. And I think yan ang isa sa pinaka magandang legacy ng isang LeBron James, giving back to his community pagkatapos niyang kumita ng so many millions of dollars doon sa kanyang career at sa kanyang mga endorsements at negosyo, ay tinutulungan niya yung mga kabataan na wala masyadong oportunidad sa buhay para makapag-aral, makapagtapos, and be a productive member of society. So sa akin, of course, si LeBron James, meron din siyang marami din siyang mga haters, mga hindi gusto si LeBron dahil sa kanyang style na pagpasok sa isang team, parang nagiging general manager din, siya yung nagko-control, sino yung tinetrade, sino yung... Pero hindi makakaila yung puso ni LeBron James sa pagtulong sa mga kabataan with his I Promise School. Talagang napakahusay yan. Talagang saludo ako kay LeBron James dahil dyan. At congratulations for being the newest member ng Billionaires Club dyan po sa Forbes magazine. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.